Ito po si Misis Tubero. Magluluto po ako ngayon ng ulam ko, which is yung paksiw na bangus. Ayan po siya. Bangus. Ayan po. Okay, yung ingredients po niya, kasi hindi ako napapili ng yung okra. Ulam po ng ingredients. Pero, dibali po, mayroon naman po akong yung bangus, siyempre. Tapos po, ito ang palaya. Ayan, palaya. And then, meron po tayong talong. Talong. Tapos, meron po tayong siling haba. Para medyo spicy po siya ng konti. Although, this one po, hindi po siya totally na maanghang. Kasi po, na-try ko na rin po siyang lutuin before. Mild lang po yung pagkakaanghang niya. So, yummy po siya. Pag hindi po kayo yung super anghang na na nagluluto ka lang. Tapos, parin din po ako dito yung paminta. Paminta. And then, meron din po ako dito yung yung suka with sili. And then, sarap po kasi pag marami siyang bawang. Bawang siya. At saka, luya. Although, itong luya po, hindi po naman siya ilalagay lahat. Ano lang po siya. Ganyan lang siya. One-fourth. Kasi gusto ko rin po yung luya. So, ililinis ko po muna siya. And then, prepare po for cooking. So, halik po ako mamaya. So, as you can see po, na-slice ko na po yung yung siling haba. And then, yung ampalaya. Tapos, ito na rin po yung bangus, which is hindi ko po siya inalisan ng kaliskis kasi yung mama ko po, yung nanay ko po, pag nagluluto po siya ng paksiw na bangus, hindi po niya inaalis yung kaliskis. And then, ito rin po yung sa talong, ganyan po yung ginagawa niya kasi po pag naluluto na po siya, ayan, so hindi po siya yung totally na yung overcooked. And then, meron din po dito yung maraming bawang, tsaka luya, at tsaka hindi po mawawala si kamatis. So, yung iba po, nandito na rin po siya. Inilagay po na po siya dyan. Tapos, na lang po, ihalo-halo na lang po natin siya para po masarap mamaya. So, samahan niyo po ako sa pagluluto. Sana maging masarap po siya at sana hindi po patsam. Hindi po siya patsam lang. Kundi talagang masarap po sana siya. So, ilalagay ko na po yung yung bangus. Ano po. Ano po siya. Hindi ko rin po inalis yung ito po niya, yung taba-taba niya. Kasi favorite ko po siya. Kaya, ano yun. Tapos yung untot. Tapos ito po. Since yan na po kayo, first time po pong mag-video na nagluluto. So, malikot po yung ating pagluluto. So, ilalagay din po natin ulit on top of the dish. Like that. Ayan po. Lagay lang po siya. Excited na po akong maluto. Tapos kumain ng marami. Ayan po siya. So, ito rin po. Ipupour. Talalalalala. Ganyan lang siya. Turut-turut. Ganyan po. And then, ito po. Turut-turut din. Ayan. Kaya po siya. Naghugas po ako ng kamay, so okay lang po. Tsaka, ako lang naman po yung kakain. So, ganyan po siya. And then po, lagyan po natin siya ng paminta. Masarap, masarap pa. Ayan, taya siya.
pour a lot of paminta. Wala po kasi yung ano eh, yung dark na paminta. Yung black. Ganyan po yung meron. And then, lagay ko na rin po itong suka. Tapos meron siyang sili. Ayun yung sili ko. Ito, maanghang po siya, promise. Actually po, noon po, hindi naman po ako mahilig sa maanghang. Pero nung nanonood na po ako ng mga mukbang sa Korean, ganyan, Korean mukbangers, yan. Ano po, parang masasarapan po ako pag kumakain sila ng maanghang. Tapos, parang wala lang sa kanila yung anghang. So, sabi ko po, itry ko nga rin siya. Ayan po. Oh, huwag kang maalat ha. Bawal maalat. And then, ano po siya? Tatakpan po natin ng mahiwagang kaldero. Ayan. Magiging masarap po siya, promise. Ayan. Hindi ko na po siya lalagyan ng tubig kasi po, yung mga gulay naman po, nag-ano po siya ng natural na chocolate po, masarap yung niluto po. Tubero, ayan, panoorin mo yung pagluluto ni Misis Tubero. Tapos po, mamaya po, pag after po nito, ipapakita ko na po sa inyo yung finish recipe ni Misis Tubero. Tamang! So, ayan na po, after 20 minutes po na, pag-aantay, i-check po natin kung okay na po ba yung gulay, kung hindi po na po ba. Ayan po. Sa akin po, yung pagluluto po, gawin nyo po ito na parang hindi kayo nape-pressure about sa lasa, about sa outcome po niya. Kasi po, pag nagpe-pressure kayo na luto yung parang yung parang yung isip niyo pa kayo hindi masarap, ganyan. So, gawin niyo lang po siya na parang, parang may happiness. Ganyan. Kasi yung magiging outcome po niya is masarap po siya. Ayan po. So, bubuksan na po natin ang ating paksiw na bangos. Tadaan! Ayan po siya. Ayan po. As you can see po, dito ba, hindi ko po siya nilagyan ng tubig. Nung nilagay ko po siya dyan lahat, hindi ko po siya nilagyan ng tubig. Ang nilagay ko lang po is yung suka, and then yung paminta, yung asin, ganyan po. Hindi po ako nag-add ng any water. Pero as you can see po, ayan siya. Kasi po yung mga gulay po natin, may ano po siya, may natural na siya, may natural lumalabas po yung lasa niya, ganyan po. Ayan na po siya, parang luto na po siya kasi 20 minutes to 25 minutes na po siya luto. So gusto ko na po siya tikman. So papatayin ko na po yung apoy. Pero sa paksiw po, mas gusto ko siyang ulamin yung hindi siya bagong luto. Gusto ko po yung medyo mga 5 minutes after na naluto, ganyan po. Kasi yung lasa po niya parang nag-i-stop muna siya dyan. Ayan po. Parang na-absorb po muna niya yung ingredients na nilagay mo at saka natural po na lasa ng mga gulay. Sa akin lang po yan. Pero pag gutom na po kayo, lagan po. Kainin na po natin. So, antayin ko po muna siya ng konti. Konti lang. Sige, ngayon na lang. Kaya na rin. Gutom na rin po kasi ako. Pag alas 12 na po siya. So, ilalagay na po natin siya sa mahiwagang plato. Ayan. Kasi siya na po, malikot po talaga ako ng video. Ayan.
gusto ko po na part ng bangus ay siyempre po, uulamin po lahat yan. Promise. Uulamin po lahat yan. Ito na po. Ito po ang finish cooking ni Misis Tubero. Ayan po. Tinikman ko na po siya. Hindi po siya maalat. Saktong-sakto lang po talaga siya. Tsaka yung supa po niya is okay din po. So, uhuy! Ayan. Correct. Tama. So, kakain na po ako. Pupunta na po ako sa mesa. Ayan po siya. Hope you like it po. Thank you for watching. Bye-bye po.